Pero ako yung pastor na suwain, umiinom ko ng alak. Ano mo ba? Ako yung tao na ex-convict na labas-pasok ng ibang bansa. Salot ko ng lipunan. Mm. Minsan nahuli ako eh. Kilala kita! Ikaw si Martin Busa! Hindi, sir! Ang storya ng Tatusa, Ali. Tay, magandang hapon po. Oh, magandang hapon naman. Tayo po si Jello. Ako si Brother Martin Kuntawagid. Pwede po ba kaming kwentuhan about sa mga istorya ng tattoo niyo, Tay? Oo naman, Sir Jello. Sir Martin, gusto mong bilagay dyan natin yung mukha ng asawa ko. Kasi karamihan sa nagkugulong, Sir Jello, hindi na dumadalawang asawa. Kung gusto mo, ilagay natin yung larawan dyan. Kaya nagkaroon ako ng larawan na babae dyan dahil para maalala lagi ang kanyang pangalan. Andiyan ang pangalan, Tonet. Tonet? Oh, Tonet. Yan ang aking ex. Sanabi ko sa kanya, kasi sa amin sa loob, kapag may chismis, may nakikita. Nagsabi sa akin, nagsumbong sa akin na na-chismis sila, anong sagot ko sa kanya, huwag ka nang pumunta dito. Mula noon din na siya nagpunta. Yan ang istorya ng tattoo na to. Yung anak ko babae, anak namin nito. Ito rin yung anak niya ng lalaki, Jeric. Hindi ko matandaan kung anong nakalagay dyan. Pero ito, kasi sa loob, nag-aral ako doon. Elementary, nag-high school ako doon. Kaya yung mga tattoo, yung question mark, nilalagyan ng heart. Ito yung tartar man dito, nilalagyan ng ano, sa sungay. Kakosa sa loob. Ito yung naglagay dyan, Joel Blandy. Oka, kakosa rin. Dodong Diamond, hanggang ngayon nasa munti pa. Kaya naman sa ganong Dodong Diamond, puro bukbukin ang muka. Palaking tao siya. Magkakasama kami sa pagkakulong doon. Kalahati ng edad ko yung nasa loob ko lagi, labas-pasok ko ng kulungan. Mag-64 na ako sa March. Ito, gawa ng kulungan to. Pag walang magawa doon, kasa. Kasi malagyan kita ng gano. Kung may pangalan sa loob, kaya minsan nilalapit ng kakasa. Lagyan kita ng ano dyan, wala tayong ginagawa. Apo. Sige, lagyan mo. Hmm. Diyan sa labas, ang sabi nila, lahat yung may tattoo, pinaglalaroan daw ng ano. Hindi ganun. Hindi pinaglalaroan. Kasi hindi ka basta-basta lagyan doon. Kapag wala kang pangalan sa loob. Ibig sabihin, kung hindi ka kilala ba, ginagalang. Kasi yung salita nila, kapag may tattoo daw, pinaglalaroan, hindi. Kasi lahat ng gamit doon, binabayaran. Kahit papano, magbibigay ka doon sa gumagawa. Ano. Yung mismong nagpatattoo ng pangalan. O yun ang sponsor. Doon sa tattoo. So, yung tartaro kung tawagin. Ano po tayo? Tartaro. Code ng bahala na gang. Ito yung buo na bahala na gang na talaga yan. Ito po. Ito, no? Ito kapag kahit wala ka nito, basta meron ko nito. Pag meron ko nito, tartaro, kahit wala ka nito, ginagalang ka sa pangkat. Pero ito yung pinaka, ano niya, bawa sa monumento, ganun. Monumento ng Rizal, ito na siya. Tartaro kong tawagin. Isa kang time man sa loob. Ang time man kong tawagin, halimbawa, galing ka ng Muntinlupa, tapos nabalik ka ng jail, yun, tawag siya time man. Hindi ka basta masagi. Ipinapakilala ka sa lahat kung mapasok sa loob ng pitan. Hindi na siya gumagawa sa gawain ng loob. Tagamasid sa mga taong nakukulong. Hindi na itatanong sa Bikutan, naging mayores din ako doon bago napunta ng Muntinlupa. Mayor di mayores. Halimbawa, maraming nag-away dyan. Bago makarating sa akin, kung kaya na ayusin dyan, ayusin nyo dyan, hindi na kailangang parating sa akin. Tanongin sa akin kung magkano ilibigay. Ako lang sinisensya siya kung magawin. Bigyan mo ng 10 sa puntakal. Depende dun sa kasalanan ng tao. Kung may dos por dos, pag nagkamali ka, papaluin ka sa puwit. Dito. Pag nalaglag ka uli sa bangko, uulitin uli. May mga pangalan. May mga pera ba? Kumbaga sa ano, hindi yung tulad ko na walang-wala sa loob. Big time sila. Big time sila. Mga sponsor, okay. Siya mga sponsor. Ano pa nakasulat dyan, Tay? Tata Muntilya. Ito yung kaibigan ko sa loob na Joel Perez. J-O-1. Ang alam ko sa Karayom, 14. Balikan, dito yung ginamit sa likod naman dati. Talagang 10 oras ginawa yan. Yan. 10 oras ginawa. Teka lang, laki nito. Nagsimula sa alas 4 ng madaling araw, natapos ng alas 2 ng hapon. Dragon sa kasawa. Ito ata yung buntot ng dragon, ito yung buntot ng sawa. Dragon, tapos... Nagpulupot silang dalawa. Ito po yung sawa. Binabantayan yung ano mo dyan, yaman mo dyan, andyan yung yaman eh. Ano kasi yan? Sa dami, ilang beses ko na masukan sa loob, nagkaroon na riot, nagkaroon ng tapunan. Minsan natapon ako sa komando, nilagyan ako ng malaking musang dito. Ah, sa likod po? Oo, yan ang kwento niya. Mm-hmm. Eh, may pangalan ako sa bangkat. Mm-hmm. Yun, ginawa nila na maganda.
Sarap ang kinakain namin doon. Kinakain namin doon, alimaw tanggalian, nilagang baboy. Pagkain namin, sasarap talaga. Pagdating naman ng hapon, nilagang baka naman. Pasa, ano bang ulang atin? Pasa, nilagang baboy. Anong nilagang baboy? Baboy pagkaluto, kosa. Ano ba yung baka? Lako, kosa. Baka sakali maulam. O, ang gawin natin, niriluto ako na lang. Big time mo lang tingin sa'yo doon sa loob. Pag niriluto ako yung ulam. Nakasalo ko, biyang puro big time. Nagkaroon sila ng ano, pempal. Oo, nagsabay-sabay dumalaw. Uso natin pempal. Sulat. Basta may babae. Kosa, kusa, bigyan ka lang ng babae. Huwag na, kosa, kayo na lang. Sabay-sabay ba? Kung anong dami na babae dito, ganun din doon. Yan. Ito. Yan, una kong tatay. Story yan, siyempre labas-pas ko ng kulungan eh. Apo. Nagkaroon ng burahan niya, burahan. Bawa na, naitabong ko sa ibang pangkat. Kaysa masaktan ka, sumapi ka lang sa kanila, ganun. Buburahin po yun? Oh, katuan din. Oh, yung tattoo nila, lalagay. Ulo ng dragon, sa kasawa. Ulo ng sawa. Oh, kung tatawagin niyan, tatlo ang ulo niyan. Nasa harap yung isa, hindi nakipwede pagkita. Nalikado. Nalikado, nanunuklaw. Ang natuka. Bibilog, bubugam. Mapapabigat. Ito, magandang experience ko, sinanungkulan ako. Nag-aral ko, may sariling kong kubula ko doon. Kasi businessman ang dating ko doon. Nung tinuloy sa high school, matanong-tanong mo doon. Eh, ang katungkulan ko sa school, businessman. Kaya nabigyan ako ng ano, sariling kwarto doon. Pag magkaroon ko ng sariling kwarto doon, akala big time ka. Ako lang, nagkaroon sariling kwarto doon, walang kapera-pera. Ako, lagi-lagi pumawasok doon ng ano. Nagtuturo ng balong kasulatan. Kaya doon ako nagtuturo ng balong kasulatan. Naging tinawag ako pastor doon. Oo, ah, hanggang naging, ngayon. Naging pastor po kayo? Oo, naging pastor ako doon. Pastor ng Jesus Lord Church. Mula dito sa Bikutan. Isa na akong leader dyan. Kasi mayores nga eh. Yun ang pribilehyo ko yun. Lahat na pumapasok sa akin, ang dami pumunta na. Kasi ikaw sasalubog sa kanila eh. O saan tayo pwede maggawain? Dito kayo ma'am, dito kayo. Eh, ikaw ba naman mayor? Ano ka ba? Hindi ko mo makalimutan sa kahit sumuntong lupa din. Ganun, pagka nagkatagbuhan ng tao, may bulagta. Hayat na yaya naging ano eh. Lupa. Kalo may lindol. Kailangan maka-home base ka sa ano. Para hindi ka madaanan. Pag nadaanan ka ng pagkawala, wala, patay ka. O linabot ka. Kailangan makapasok ka sa ano mo. Okay naman ang pangkat. Okay ang pangkat. Hindi yan magkakaaway. Huwag lang may magsisimula. Ang magkakaaway, minsan magkakawal nyo. Ibang pangkat eh. Hirap sa mahirap kapag wala kang kasalanan. Yun ang pinakamahirap dun. Pero kung may kasalanan ka, wala lang. Parang nagurong ka lang din. Ginagawa mo, ano ka ba? Pag ginagawa mo sa bagay, parang ka lang din. Parang bahay mo lang din yun. Kasi ginawa mo eh. Nagluko eh. Kaya kahit ano mangyari sa'yo, tanggap mo. Tay, kamusta naman po yung buhay nyo dito ngayon sa labas? Naku, maganda. Ako yung pinagpala ng Diyos. Oo, may passport ako dyan. Dala-dala ko. Talaga po? Kalaan mo, ang sabi nila, ang iskombig din ang mga kapatid ng bansa. Eh ako, malinis sa record ko. Sabi sa akin, nung kumuha ko ng MBI, naku, marami ka pang record dito. Sir, napaglusahan ko lahat yan. Hindi. Natapos na sa sila, pagdusahan ko na. Asa release mo? Lako, tinapong ko na, sabi ko. Sabi ko, kunin mo. Ganitong branch. Branch 20, branch 24. Branch, ganito. Pumunta ngayon, isang araw lang. Ko, halugugin nila yung pangalan mo. Eh, siyempre, may pera naman ko, bigyan ko sila. Ewan ko, pinangalakata ko may pera. Minsan nahuli ako eh. Kilala kita. Ikaw si Martin Busa. Hindi, sir. Sabi ko sa kanya, eh, binawag ko yung pangalan. Hindi po. Bandang huli. Ako yun, sir. Anong ilagay ko? Eh, nakano yun eh? ABS-CBN o ano, GMA? Hindi po! Ang lakas! Ako yung sir, ano ilagay ko? Binago ko yung pangalan. Eh, kasi ang dami recording, ganun lang ka-technic. Kaya nung nakita ako, kilala kita eh! Nakita likod ko, hilong ka yung pangalan ko, lalo yung pangalan ko. Wala, wala sa magawa. ano iasunto mo sa akin? Ano ka ba? Ganun lang kasi, Friday. Joke, pero totoo yun. Joke pero totoo yun. Tingling ko nasa ano church ako. Pero ako yung pastor na suwain. Umiinom ko ng alak. Alam mo ba? Alam mo ko bakit? Bago nagpapastor, di ba? Anang inom ko ng ano? Alak beer. Asarap ng ihi ko. Binalikan ko yun. Eh magpa-check up ko doon. Ano pa check up? Hindi ko lang pa-check up. Inaalala ko lang yung ginagawa ko dati. Naku, yun pala. Saka yung gamot sa ubo. Karga lang ako ng merkodol. Kinabukasan, yung halak mo,
bobo. Dati gamit na akin niton pa. Saan ka galing? Doon! Sabi kahit ang lapit lang, sa mong doon! Tamang bitan. Sige, order ka babae. Inom tayo. Kala mo may pera ka pa. Tamang bitan. Iba naman yung videos. Matahapan ka naman doon. Kahit pulis, sabi mo, wala yan, totoo yan. Huwag ka mag-alam. Yun ang papel ko dito. Wala akong ginawa mabuti sa bunta. Nung paglaya ko lang, nung may ginawa akong mabuti. Pero nung isa ako lumaya, wala akong ginawa mabuti. Bago na kulong. Nako, salot ko ng lipunan. Sa tinagal-tagal ko sa dito sa Maynila, kay hirap maghalap ng tunay ng kaibigan. Pero nakitagpo ko ng isang kaibigan. Sa loob ng piitan, doon ko nakita. Isang lalaki pa. Pero sa babae, wala akong nakita. Lagi na ginagamit ko rito kundi ating Panginoong Diyos. Sabagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nang sino man sa kanyang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang aking natagpuan. Hanggang ngayon, napaganda. Hanggang ngayon, sinasabi mo ngayon, pinapangaral ko yun. Hanggang sa ibang bansa. Talaga po. Sabi niya, neither is there any salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. But the name of Jesus. Galing. Kay Yesu Kristo lang ang matatagpuan ng kaligtasan. Sabagkat sa silong ng langit ang kanyang para lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas mo, sa ikaliligtas ko, at sa ikaliligtas natin lahat. Yun ang natagpuan kung tunay kong kaibigan. Tay Martin, salamat po dun sa kwento na binigay niyo sa amin. Marami po kaming natutunan dun, Tay. So, salamat din. Magkikita ulit tayo. Okay. Mabalikan namin. Pagpatuloy mo, marami pang hudlong. Suportahan ninyo ang tatong kalye. Mga storya ng tatong sa kalye.